Ngayon, kahit gabi, nabata-bata, pwede ko mauli-uli. Ito naman kapalit. Hanggang ngayon, Merkulis hanggang Bernes. Pero natin ko lang take it. Yan ang gusto natin, ano, parang magbigyan ng eleksyon. Okay. Wala nga, automatic, magtanong kayo sa akin po. Oh, parang mapistuhan natin kung saan tayo magandang, ano, magpisto. Sinasabi yun, sinasabi po lang sa amin, meron silang, ano, sa City Hall, parking resolution. Yung mga iba po kasi talagang may mga matitigas po ang ulo na hindi naman po talaga tumasunod. Bali, ang ano po namin, and may resolution po kami for one-way parking. Ah, okay. Po, may tatak po yan ng Anpan City, ng na mag-avail na rin po sila dun sa overnight parking. Ah, okay. Yes, so, mayroon din pong overnight parking. Oo, bali, iniipon lang po namin yung mga papel na requirement para po madala namin sa... Bakit pwede po yung taklan? Ay, lado rin mo, yung mga kasama. Kasi dito ma'am, pay parking area to. Kailangan po natin bago tayo mag-park dito. Ang patig, pinag-ilanda kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas traffic rules. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Apajo TV! Location natin, Josepina. Josepina 1 corner, Josepina Street. At dito, kasama natin yung PA dito. At yung mga, kasi dito pay parking, secondary road. Pero yung mga walang parking ticket, yun, tinuturo dito ng parking attendant. At boss, di nagbabayad. Ano sir, ang una nito, una nito, ang nagparking nito Santa Fe na ano, sasakyan. Oo, Hyundai. Ngayon, kahit gabi, nabata-bata, bili ko mauli-uli. Ito naman kapalit. Hanggang ngayon, Merkulis hanggang Bernes. Pero nakikita mo yung may-ari? Hindi po, hindi ko ano. Pero alam niyang pay parking dito? O, alam niya siguro nila po na may perk parking, pero nakaw-parking sa atin dito. So, umaalis yan, hindi mo naabutan? Opo, siguro po, paggabi lang siguro nung inano nila dito. Ngayon. So ito kagabi pa nakaparada to? Ano po, Merkulis, Martes ng gabi. Martes ng gabi, oo, tapos nandito na to, tapos umaalis din sila gabi rin, kaya hindi mo inaabutan. Hindi po, siguro sa ibang ano to lugar, ibang lugar to. Ngayon na ano din, hindi nang kinukuha, tapos nabata-bata ko, yung may-ari, hindi din nagpakita sa akin. So ilan to papaklam po? Yung ano sir, yung lahat ng walang ticket, yun ang gusto natin, ano, para magbigyan ng eleksyon. Okay, sige. Thank you. So ito yung isang Honda Jazz, plum number 23-21. Isa lang ba to? Isa lang. Oh, may ano din sir, may marami din. So dito isa lang. Ayun na, at may notice na rin tong Honda Jazz. So ayan, paglabas natin dyan, pagkumanan tayo sa kanto na yan, Josepina Street, paglabas España Boulevard. At ito nga, itong mga gayetong kalsada, yung mga secondary road, dito na nagiging pay parking. Ayan, makikita natin itong side na to, no parking. So one side parking lang dito, pero pay parking. So bago tayo pumarada, dapat nagbabayad tayo ng parking ticket. Sunod sir, nang huwag kayong basta-basta mag-parking ng ano, kasi may parking attendant dito. Wala nga automatic, magtanong kayo sa akin po. Parang mapistuhan natin kung saan tayo magandang ano, magpisto. Siyensya ka na po, may kinuha lang kasi ako. Kaya nga sir, huwag kayong basta-basta mag-parking po na ano, kasi talagang may parking attendant dito kung saan tayo pwede mag-parking. Sige, sige po. Thank you po. Come, saan ka sa ano sir, hindi natin pansinin yung may ko. Team leader? Team leader. Turo niyo sir kung saan kayo paparado sa PA. So yun nga no, sabi ng PA, magtanong muna bago pumarada para
i-guide sila kung saan pwedeng pumarada, hindi yung saan-saan ka nalang paparada. So yung kanina, dumating naman yung driver kasi nandito yung LTO Espanya. At kaya maraming mga sasakyan dito kasi yung iba nagpaparehistro. Magbabayad sa City Hall, pero wala naman po silang pinakikita. Apo, bali ano po yung nangyari dito? But, bali kasi po, di po nga po may parking attendant po dito, which is nakaano po kami na one side parking resolution. Yung mga iba po kasi talagang may mga matitigas po ang ulo na hindi naman po talaga sumusunod. Then, isa pa po, may parking attendant kami na nagtitiket, pero yung iba po talaga hindi nagbabayad. Hindi, ibig sabihin po ba, wala po silang mowa rito na nakuha sa City Hall o meron? Bali, ang ano po namin, may resolution po kami for one side parking. Ah, okay. Po, may tatak po yan ng front city, ng ano. So, naano po yan sa City Hall? Yes po. Na ano po ito, may tatak po siya. Apo. Then ngayon, ang problema po talagang minsan matitigas po ang ulo na ano, hindi po talaga sila sumusunod. Kaya minsan, ang problema po namin dito pagka yung ano na nagsasalubong-salubong na po yung mga ano, so, nagtatrati. Nagdo-double parking, ganon? Oho, yung ganon. Tapos meron po dyan, minsan tiga ibang barangay po, nagpa-park po dahan, hindi po namin alam na may nakalagay naman po na mga ano na po na one side parking resolution. Hindi, syempre po, pagkahapon po, priority po namin is mga residente po. Which is nagbabayad po talaga sila. Yung mga sumisingit. Kaya yung ano po namin na talagang nag-ano po kayo, magpaklam po para dun sa mga matitigas po ang ulo. Matitigas ang ulo. Oh, kasi ano. Tapos meron din po kami na ano na inano na po namin sa aming mga kabarangay na mag-avail na rin po sila dun sa overnight parking. Ah, okay. Yes, so po. Meron din pong overnight parking. Oo, bali iniipon lang po namin yung mga papel na requirements para po madala namin sa City Hall. For filing po. Okay, sige po, Che. Maraming salamat po. Apo, ano pong pangalan nila? Sek po, Sek Remy po. Sek Remy, okay, salamat po. Thank you po. So yun, kasamahan natin si, ano, at para makita kung ano yung mga ipapaklam dito. So meron silang resolution dito at yun naman na naaprubahan sa City of Manila. Wala ako ng resolution dito. Sama ka na sa kanila. Okay. So meron silang resolution at napagkasunduan nila dito sa kanilang barangay na pirma ng mga kagawad. At yung resolution nila nadala na rin nila sa City Hall. So aprobado na yan. So dito nga kasi makikita natin halos boundary na ng Quezon City to saka Manila. Ayan, pagka dire-diretso natin yan, palabas na yan Quezon City. So yun nga, nagpa-boundary yan kasi dito ang Manila at Quezon City. Pero pinapatupad nila dito yung one side parking. So minsan nga raw may mga matitigas ang ulo at pumaparada rito na halos nag-double parking na both side parking. Ayan, at makikita nga natin dito, may mga guhit yung linya ng kalsada rito na dito lang pwedeng pumarada. So dito, makikita nyo, selected yung magiging clamping dito, ang pagka-clamp dito. Dahil yung iba rito, nagbabayad ng parking ticket. So ayan, oh, ayan yung mga parking ticket nila. So dated naman yan, ayan, pinirba na rin ni PA. At itong laklamp dito, ito yung mga hindi nagbabayad ng parking ticket. Isang Mirage plum number 23-14 Toyota Vios plum number 0022. At dito makikita natin, walang mga parking ticket to kumpara dito sa ibang sasakyan na
nagbabayad, may mga ticket. So yun, bago tayo pumarada, siguraduhin lang natin mga pinaparadaan natin sa ito. Sir, morning. Pangalan, sir? Ramirez. Ramirez. Kasan? Subscribe ha, Papa Joe TV. Ah, sige. Okay, sige. Lama sir, ingat Papa po. Papa Joe. Papa Joe TV. Sige. So ito, makikita natin. Ito na yung palabas ng Blooming Tree Extension. At pag dumaretso tayo doon, palabas na ng UDMC, yung United Doctors Medical Center, at palabas na rin ng E. Rodriguez, yung Quezon City na po yun, kaya boundaryan po ito ng Maynila at Quezon City. So yun lang po, yung policy nila rito, one-side parking, at meron namang parking attendant, at yung barangay meron ding resolution, aprobado ng kanilang barangay council yan, yung mga kagawad. At napa-approve na rin nila yan sa City Hall, no? Kaya sumunod na lang po tayo doon sa policy. Kaya kung paparado tayo, simple lang naman. Magbayad tayo ng parking, humingi tayo ng resibo. Yung resibo na yan, meron din ng logo ng City Hall. At yung PA, naka-uniforme yan at merong ID. So huwag tayong makikipag-ugnayan sa mga hindi legitimate na parking attendant. So sino-sino lang yung nagpapa-parking, hindi tayo sasagutin yan. Hindi tayo masasabon yan. Pagdating ng time na mauhuli, magka-cramp dito. At pagka na-champuan po niya, kagaya po niyan, tinatawag din po sa clamping operation yan, at pinupuntahan po ng operation yan. At pagka napuntahan po yan, makikipag-coordinate sa barangay or doon sa parking attendant kung sino po yung nag-complain. At nandun pa po yung sasakyan, naka-obstruct pa rin doon sa kalsada o nakaparada pa rin doon sa kalsada. Although pay parking to, kaso ang problema, hindi siya nagbabayad ng parking ticket. So ganun nga po, no? Kalsada po ito na dapat walang nakaparada. Consideration na lang po yun na dapat meron talaga tayong garahe. Pero nga sa katotohanan, sobrang dami na ng sasakyan. At ang kalsada, nagiging parkingan na. Dahil halos karamihan ng mga sasakyan, na may-ari ng sasakyan, halos karamihan walang garahe. So kung lahat yan, huhulihin yan, hindi nga po, talagang mapupuno yung impounding o mauubusan ng clamp dahil sa dami ng mga naka-obstra. So hanggang merong ganitong pagkakataon na nagiging konsiderasyon yung makakapagparada tayo at pay parking, magbayad lang po tayo ng parking ticket para hindi na rin tayo maabala. So yun, dalawa yung pinaklamp dito. Hindi nagbayad ng parking ticket. Ay, meron pa pala ron. Puntahan pa natin. Dito rin. Dito rin yung isang Toyota Vios. Ito na clump na rin. 23-15 at meron na rin notice. Dito rin, no? Makikita natin yung guhit na yan. Yan ang batayan na kung saan tayo pwede pumarada. So yung isang sasakyan din dito na Kia Rio, ito may clock 0024. At yun nga, no? Makikita natin yung mga bahay dito na may mga garahe at may mga nakasulat pa nga eh, no parking, reserve parking for tenants only. So ito, naka-block dito. So hindi lang natin alam kung taga rito siya sa loob sa bahay na pinaradahan niya, pero naka-block na siya rito. So yun nga, bago tayo pumarada, iayos lang natin yung pagkakaparada. At kung sakaling pay parking, magbayad na lang po tayo.
Plum number 0024. Okay, may notice na. Si Tatay, yung sasakyan, pakita lang po natin yung ticket, no? Ayan, so meron silang ticket. Kumpara doon sa isang clamp, walang ticket po yon. Kaya makikita nyo, selected yung clamping na merong na-clamp dito, eto hindi. So, ang basis dyan yung parking ticket. So, yun lang naman, sumunod lang tayo doon sa policy. Kung ano po yung policy na pinapatupad, sundin po natin. Kung kinakailangan magbayad ng parking dahil ang pinaparadahan natin kalsada at city ordinance po ng Maynila, yan. Sumunod na lang po tayo para mas hindi na po lumaki yung abala na mangyayari. At dito rin, dito tayo sa Josepina 2, corner ng Santo Tomas. Josepina 2 Street, corner Santo Tomas. At dito meron ding mga naklamp. Ito isang Toyota Wigo, club number 23-23. At ganun din, hindi rin nagbabayad ng parking ticket to. At saka itong Toyota Altis, club number 23-25. So ito rin, yung isang Honda VTEC, club number 002, Honda Civic. So dito tatlo pa yung naklamp dito sa kahabaan ng Josepina 2. So itong Mitsubishi L300 hindi naklamp kasi merong parking ticket. Kasi kung halimbawa merong nagbabayad tapos yung iba hindi nagbabayad, magiging ampere yun. Naklamp ma'am. Opo. Sa inyo ma'am? Opo. Sa inyo to? Opo. Baka pwede ko yung magpaklan. Ay, lahat po eh ma'am. Yung mga matama. Kasi dito ma'am, pay parking area to. Kailangan po natin bago tayo mag-park dito. Ang patigil po ma'am. Teka lang po ah. So yun, dito naman tapat nila to, tapat ng bahay nila, pero ganun po talaga ang policy ay policy, so kailangan sumunod dahil ang ordinansang ito ay ordinansa ng Maynila. So yung sa Honda Civic, yan ang meron na rin notice. So ito na, bumalik na tayo. Paikot lang naman to, no? Yung Josepina 1, Josepina 2, tapos Santo Tomas Street. Yan, paikot-ikot lang. So halos karamihan nga dito makikita natin ibang parkingan nila dito, may mga guhit yung kalsada at malalaman mo kung saan ka lang pwedeng pumarada. Pag dito ka pumarada sa kabila, makikita natin nakasulat na dyan, no parking. Ayan nga, kahit nga owner type jeep at meron pang sticker ng pulis, meron ding ticket. So wag alagang ganun na para to be fair sa lahat, kailangan natin magbayad ng parking ticket. So ito yung mga naklamp dito. So yun lang po, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!